Hello guys, so day off po natin ngayon. Total mga nakailang beses na tayo mag long ride. Maglilinis po tayo ng CVT. CVT po ng S-Max Yamaha po. Gamit ko po gas. Pinaghalo ko po yan yung diesel sa yung gas tank pang motor. So yan. Medyo may kamahalan kasi pag yung 100 na bibili natin kulang yun kaya ito na lang yung gagamitin na lang. So tara po, remiss time na, let's go. We'll be right back.
Thank you.
1,000 years later. So yun guys, tapos na tayo maglinis. Pati yung mga kalitliitang mga ano po, isprayan natin para matanggal. Okay, so ito, kaya pa naman to. So yun, pati na rin po yan. Tapos, napansin ko po, itong slider po, is maluwag na. Pag isasalpak po natin dito, natanggal na po siya. Ito. Yan. Natanggal na po siya. So, which means, kailangan na po natin yan kasi isa rin po yan sa dahilan ng kanyang dragging. Tapos, kaya ito po yung bola natin. Fly ball yan. Bilog na bilog pa po yan. So, yan. 12G po yan. So, yan. Kaya nagkakalawang pala to kasi nung bago ko kinuha yung motor, nilinisan po nung kasa, tubig yung gamit. Kaya nagkakalawang sa katagalan po. So, yan po. Pero ngayon, ang ginawa po natin, nilinisan po natin ng gas. Hindi yung purong gas, may halo po yung diesel yan. So, yan. So, ngayon po, ang kalimita pong may cost ng dragging, ito, yung flyball, kung may hindi na perfecto yung bilog niya. Tapos, isa rin po itong ito. Kung halimbawang malambot na po yung kanyang spring dahil dito po. Ayan po. Nakikita mo po yung may Ayan yan. Dahil po sa dyan. Once na malambot na po yan, kailangan nyo na po magpalit ng spring na yung maliit na to. Para swabe na po yung takbo ninyo. So yan. Tapos, i-check nyo rin po ito kung nauga. Yan. So yan po. Hindi naman. Kasi pag once nauga po ito, yung tawag ito, yung bearing po na ito, itim na to. Yan. Kailangan po papapalitan yan sakaling mauga na to. So yan. Disclaimer lang po, hindi po ako bihasa. Ginagamit ko lang po yung pagiging siramiko ko sa Pinas. Kasi may sarili din po akong motor, kaya mahilig po tayo magbuting-ting. So sa sa mga gusto pong magpalinis ng panggilid, mayroon po tayong kakilala. Dito lang din malapit sa amin. Comment below na lang po kayo mamaya pag na-upload na po natin. So yan, so kabit na po natin muna. Ay, tsaka po pala, ang gamit po pala natin, yan po, kay Neo Mai, shout out po sa'yo bossing. Tapos ang kailangan natin na tools, yan, size 14 para sa belt, dito, yan sa belt. Tapos size 19 po, size 19 po para naman po dito. Yan. Tapos size 39 po para po sa kanyang lock po dito. Yan. Ito po 'yun. Size 39. Ako ano? Mama. Hi guys. Ano pala? May isa pa ako nakalimutan sabihin. Isa rin po pala 'to sa dahilan pagiging dragging, halimbawa. Tapos i-check mo kung may mga crack na po yung gilid. Tapos basta may kita mo naman na unusual na yung yung belt. So kailangan na po natin palitan yun kaysa sa daan pa kayo maputulan. So yan lang. So balik na ulit tayo. Yo guys, ito pala, ito po yung nabili nating slider. Yan o. So ito po yung stock. Medyo pag ilalagay mo kasi dito, nalalaglag na siya. So kailangan po natin na talaga siyang palitan. So yan guys, ito yung luma, di ba? Ito yung pinalit natin. Hirap po siyang ipasok. Yan o. Hirap. Malalaman po niyo yung pag once na nag-open na kayo ng CVT ninyo. Itong tatlong to, isang set na to, 100. So yan.
kailangan rin po itong tingnan kasi ano rin to, kasama makaka-apekto rin to sa ano, sa motor pag once na maluwang na. Yan o. Sobing-sobi guys. Ito, tapunan natin to kasi hindi na to natin kailangan. So yan. Pasok na po natin dito. Ayan. Kasi pag once maluwag kasi, di ba, angat-angat to yan. Yun po yung ano, magiging dahilan talaga niya. Tapos, pasok na po natin. Ayan. Tapos ang busin. Hindi ko alam dito tawag nito. Busin nga tato. So yan, natin natin yan. Guys, tip ko pala, 'di ba, pag once maglalagay kayo dito ng ano, ng grasa tulad nito. Bali ito pala kailangan natin high temp. So 'yan, mas maganda kasi yung high temp talaga. Yan. Para magkaroon po kayo ng idea, ano lang din to, turo lang din to sa akin ng ano, yung tropa tips natin. So para hindi kayo maghirap diyan, lagay mo to dito. Diyan. Kasi 'di ba pag maglalagay ka pinakaloob is yung ano, hindi mo siya malagyan yung pinakailalim. So 'yan. Tapos ay pa. Tapos tsaka mo siya na, tsaka mo siya iganon. So 'yan. Nasa loob na po siya, guys. May laman na po. Ganun lang. Tapos punasan mo to. Kasi pangit din pag nasubrahan ng grasa. Yung katamtaman lang, basta mabasa lang. Huwag lang yung sobra. Guys, nakapansin nyo, gamit ko na to. Para panghigpit. Kasi pag yung power tools yung gagamitin natin panghigpit, baka hindi natin maalalayan yung mga tornilyo natin, baka madilog o ma-lustrate. A few moments later. Okay guys, tapos na tayo. So, paanda rin natin. So yan. So yan po. Maraming salamat sa mga ano pala, sa mga gusto magpalinis ha. Tapos ano po, may mga bukod sa linis, mayroon pang pwedeng gawin sa motor. Mayroon po dito, mag-comment na lang kayo sa baba. Sabihan ko po yung aking kaibigan. So, yun po. Salamat.